DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Buong karangalang inihahandog ng DZRH, ang isa pang magandang dula, may pangako, ang bukas. Lahat ng pang-unawa ay binigay ko sa iyo. Nagpakababa at nagtiyaga ako. Pero binaliwala mo. Masisisi mo ba kung magsawa ako? Mga daba ng pagkapagod? Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa. Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sinumang tinakasan na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay. Lakip ang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugat at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas. May pangako ang bukas. Isa na namang natatanging dulang pangradyo na inyong aabangan at kalulugdan, mag-iiwan ng mga magagandang halimbawa at aral. May pangako ang bukas. Magandang umaga pong muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito na po ang huling kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito, pinamagatang Kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Dito pa rin sa ating natatanging dunang May Pangako ang bukas. Clark. Nanay Lucita. Narinig kong pagtatalo ninyo ng aking anak. Pinapaalis na po niya ako sa buhay nila ni Junior. Ay. Hindi niya po ako kailangan. Pasensya ka na sa kanya, ha? Nabigla lang yun. Hindi po. Alam kong totoo sa loob niya sinabi niya. Dahil hanggang ngayon, si Arjo pa rin ang mahal niya. Napakapalad ng kapatid ko. Kahit wala na siya, marami pa rin ang nagmamahal sa kanya at nalulungkot sa kanyang pagkawala. Samantalang ako, Clark, mula noon hanggang ngayon, laging nagpipilit na mapansin at mahalin. Oh, Clark. Pero kahit ganito pa, naging kapalaran ko. Wala po akong sama ng loob at galit sa Diyos. Nagpapasalamat pa rin po ako dahil binigyan niya ako ng maginhawang buhay. Oh. Anong balak mo ngayon? Uuwi na po ako sa amin. Kailangan po ako ni na mami at daddy ngayon. Kayo na po sanang bahala kina kina Valerie. Thank you.
talaga sa'yo, Clark. Hindi pala. Valerie, anak. Ay, bakit ka umiiyak? Ngayon ko lang po napatunayan na hindi pala kami mahalaga kay Clark. Pinaalis mo siya. At umalis naman po siya. Kailangan siya ngayon ng kanyang mga magulang. Hindi mo maunawaan yun at gusto mo pang ipagkait sa kanya na tulungan at damayan sila. Ay. Anak, hindi ba maaaring magpatawad ka na? Kalimutan mo na ang masakit na nangyari sa inyo ni Balaing Armida. Total, maginhawa na ang buhay mo. Patawarin mo na siya. Paano kung patatawarin ang taong hindi naman nagsisisi o tumihingi ng tawad? Ay, kung minsan nakikita sa mga gawa ang hindi masabi ng mga labi. At yun ang nakikita ko kay Balaing Armida. Mahal na niya ang bata. At tanggap na ang kanyang pagkakamali. Kaya sana'y kalimutan mo na ang nakaraan. Upang maharap mo na ng masaya ang buhay ninyo ni Clark. Kumain na po kayo, Mami. Daddy. Anak, kakain kami. Kung kakain ka na rin. Mami. Oo nga, anak. Sabay-sabay na tayo. Napapansin namin, mula nang dumating ka rito, parang lagi kang walang ganang kumain. Pasensya na po kayo. Kahit hindi mo sabihin, alam naming kami ang dahilan. Anak, magaling na kami ng daddy mo. Pwede mo na kaming iwan. Bumalik ka na sa iyong pamilya. Dito na lang po ako, Mami. Kaya naman ni Valerie doon. Patawarin mo ako. Mahabang panahon ang pinaghirap mo nang dahil sa akin. Ngayon, nagugulo pa ang buhay mo. Mami. Lorante, patawarin mo rin ako. May pagkakamali rin ako sa iyo. Mahal kita, Armida. Kahit hindi ka pa humihingi ng tawad, pinatawad na kita. Salamat. Pangako ko sa inyo. Sisikapin kong baguhin na ang aking pag-uugali. Maligaya po ako sa mga narinig ko sa inyo, Mami. Anong iniisip mo, Armida? Naaawa ako sa anak natin na si Clark Lorante. Ay, gusto ko sana makabawi naman ako sa malaki kong pagkukulang sa kanya. Napatawad ka na niya. Napakabait at maunawain ni Clark. Pero ayokong masira ng tuluyan ang kanyang pamilya. Lalo na nga, sinabi niya na sa atin na talagang mahal niya si Valerie. Ang gusto ko sana, tulungan natin siya. Anong gagawin natin para matulungan siya? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas.
Balaing Florante? Balaing Armida? Ay, kayo pala! Maari ba kaming magtuloy, balae? Ay, oo. Alik kayo. Pasok. Tuloy. Alik kayo. Maupo kayo. Salamat, balae. Ay, kumusta na si Clark? Ay, ang totoo, siya ang dahilan ng aming pagparito. At isa pa, gusto ko sanang makausap si Valerie. Ay, wala siya rito ngayon. May mga binili sa mall. Eh, mabuti pa, hintayin nyo na lang. At habang hinihintay nyo siya, makipaglaro muna tayo sa ating apo. Nay, narito na po ako. Bumili na rin po ako ng shield bath soap na kailangan natin. Ay, Valerie, nasa likod bahay si Balaing Lucita. Si Florante naman, nakikipaglaro kay Junior. Kayo? Bakit kayo narito? Ay, gusto ko sanang makausap ka. Alak? Tinawag niyo ko anak. Oo. Patawarin mo ako. Nasaktan ko ng labis ang iyong damdamin. Pakiusap. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para maging isang mabuting biyanan sa iyo, Valerie. Po, kalimutan mo na yung galit mo sa akin, anak. Huwag mong hayaang masira ang buhay ninyo ni Clark. Mahal na mahal ka niya. Magsimula tayong muli bilang isang buo at maligayang pamilya. Kung ganon, sasama sa inyo ngayon si Valerie? Oo, balae. Para magkausap sila ni Clark. Ay, salamat naman kung ganon. Ayoko kasing masira ang kanyang pamilya. Ulirang asawa si Clark. At mapalad si Valerie sa kanya. Mapalad din ang anak ko sa anak mo, balae. Dahil maganda at mabait si Valerie. Kaya makakaasa na tayo ng isa pang apo mula sa kanila ngayon. Oh, Florante, nariyan ka pala. Eh, nahanap ko kayo dahil handa na si Valerie. Balaing Lucita, ano kaya kung sumama ka na rin sa amin ngayon? Ha? Oo nga. Malaki naman ang dala namin sa sakyan eh. Oo. Parang pamamasyal na rin nating lahat ito. At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Valerie, bakit ka narito? Hindi ko na kasi umuwi sa bahay natin. Kaya naisip kong sunduin ka na. Ako? Sinusundo mo? May mga gabi kasi na nahihirapan ako patulogin ang ating anak. Siguro dahil miss niya na ang pagpapatulog mo sa kanya. Ang totoo?
Miss na miss ko na rin siya. Pero kung uuwi ako doon, baka hindi ko na matupad ang usapan natin. Marami tayong usapan, Clark. Alin doon? Lahat. Lahat ng pinagkasunduan natin. Baka hindi ko na mapigil ang sarili ko. Baka may mangyari na sa atin. Clark! Mahal kita, Valerie. Unang kita ko pa lamang sa picture mo kay Arjo. Iba na ang naramdaman ko para sa iyo. Kaya nga hinahanap ko ang FB account mo para malaman kong lahat ng tungkol sa iyo. At nang mawala si Arjo, inalok kita ng kasal. Dahil nagbabaka sakali ako na matutuhan mo na ako mahalin. At hindi ka nabigo, Clark. Huh? Dahil mahal na rin kita. Valerie. I'm sorry kung ginamit kita para magantihan si Mommy Armida. Humingi na ako ng tawad sa kanya at nagkaunawaan na kami. Totoo bang sinabi mo? Oo. Mahal na rin kita. Kaso, ang tagal mo magsalita. Kaya, ito, ako na sumundo sa'yo. Valerie. Valerie. Mark. Aalis si na Clark at Valerie? Yun ang sabi ni Clark sa akin, balae. At ang pag-alis nilang ito, ang totoo nilang honeymoon. Sana pagbalik nila, may bago na tayong apo. Sobra ka naman, Florante. Ano yun, magic? Ay, sana ang kaligayahan nating lahat ngayon ay hindi na matapos pa, mga balae. Iniisip ng honey ko? Ang iniisip ko? Mm-hmm. Hindi pa rin ako makapaniwala na ang isang pangit na katulad ko ay minamahal na ngayon ng isang napakagandang babae. Mm-hmm. Ang gwapo mo eh. Oh? Di ba sabi ko sa'yo, ang kabutihan ng iyong kalooban ang siyang nagpapaganda sa iyong pagkatao. Hindi ko nga lang agad napansin na naakit na pala ako ng iyong kakisigan. Pero ngayon, alam na alam ko na yun. At handa ka nang mahalin ako ng buong-buo habang panahon? Di ba napatunayan ko na yun? Doon pa lang sa atin, sa Pilipinas. Valerie, napakaligaya ko. Sulit ang lahat ng mga paghihirap ko. Totoo nga pala ang kasabihan na may pangako ang bukas. Thank you.
Sumainyo mga kaibigan, ang aming itinampok na kasaysayang alam po naming inyong kinalugdan at kinapulutan ng magandang aral sa buhay, pinamagatang, kailan ba iikot sa akin ang mundo mo? Samantala ang mga bituin ng radyo na nagbigay buhay sa ating pagtatanghal ay sina Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Janaline de la Cruz, at si Maynard Landicho Jr. sa papel na Clark. Nilapatan ang tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Sanonga. Supervisyong teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa direksyon ni Robert Bobby Cruz. Ito pong muli ang inyong kaibigan June Martin de Gaspi. Nagaanyayang sa susunod, muli po namin kayong hahatdan ng isa na lamang bagot na ibang uri ng kasaysayan. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, May Pangako, Ang Bukas. DZRH, member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.